Naruto. Narito, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Gani Oro sa On the Go! Hello, hello! Welcome to Sapian! Aba, medyo matagal-tagal na rin na panahon po na hindi ako nakabalik dito sa Sapian, Capiz. At alam niyo naman, pag sinabi hong Capiz, yan ang seafood capital of the Philippines. Dito naman sa munisipalidad ng Sapian, meron sila ritong tiesta na tinatawag na Talahungan sa Talabyugan, no? Which is yung tiesta ho ng mga seafood yan, at yung tahong at talaba ang pinakabida dyan. Ayan. So, dito sa Sapian, Capiz, so maraming oro dito. Sapagat dito pinanganak ang aking tatay na si Aurelio sa Sapian, Capiz. So with that, dadalawin natin ang ating mga kamag-anak dito sa munisipalidad ng Sapian. Isa po ito sa 16 na munisipyo ng Capiz, lalawigan ng Capiz. Yung pinaka-capital o city of Capiz ay ang Roja City. At one of the 16 municipality ay ito pong Sapian, Capiz. Maganda itong lugar na ito sapagkat ito'y nahahalo dito yung palaisdaan o fishing grounds nila, palaisdaan at yung sakahan. So with that, sama kayo at tuklasin natin ang mga kayamanan na nakatago at ang mga ngiti ng mga Capiz noon dito po. Ha? Mayad-ayad nga kagahon sa inyo mga Capiz noon, kag maayong aga sa aton mga kasimanwangan subong. No? Inaisigani. Toro, ari na di sa Capiz. I'll be back. At kukwentuhan ko kayo kung ano ang ating matutuklasan dito. Tayo nung mama, no? Kaya pala nung nakalipas na araw, ay tinapik ako sa balikat. Sabi niya, Dwayne, sa 18 ay mag-field work ako. Anong field work? Basta nasa field ako, pero nandyan ako at makakasama niyo rin ako. Magbibigay ako ng feed from where I am. Ayan na nga, nandiyan na pala sa Sapian. Sinapian na siya. Sa Capiz, sumapi na siya doon mga kaibigan. Ang ating on the go. Kaya on the go sa Capiz si Gani Oro ay alamin natin kung ano yung kanyang mga ibabahagi sa atin. Live from ating communications line 2. Nandiyan si Gani Oro. Partner, magandang hapon. Nasaan ka ba? Father Edwin, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo at parang gabi na yan sa kinaroroonan ko ngayon. Nandito pa rin ako sa, ang tawag dito ay Sitio Camanoc. Tama ba? Sitio Camanoc, Sapian, Capiz, Capiz. Barangay Dilao. Barangay Dilao. Palagay ko marami sa mga kababayan natin ang ngayon lang nila na pakinggan itong lugar na ito. Ano? Pero pag sinabi ko kasamang Edwin na seafood capital of the Philippines, alam nyo na, Capiz yan. Oo. At marami dito, yan, makikita mo yung mga pinopost ko dyan ng mga pictures, ay nagtitiis kaming kumain ng napakasarap na alimango. Yan daw sa Capiz, marami mga urban legend. Alam mo namang urban legend na kwentuhan ng mga Pilipino, dyan mahusay. Kaingat ka daw sa pagkain dyan at lahat daw ng mga laman ng anumang kakainin mo dyan, ay patakan mo ng kalamansi. Patakan mo ng kalamansi? Oo. Pag bumula daw, kakaiba yun. Kakaiba yung kalamansi. Alam mo yung mga kwentong aswang na yan. Ayan. Parang kwentong aswang din yan. Na dito sa Capiz, maraming napakaraming kwento tungkol yan. Pero nananatiling kwento yan. Basta isa lang ang masasabi ko. Ang lalawigan ng Capiz na binubuo ng 16 na munisipalidad at isang city, yung Rojas, eh dito, haros zero ang crime rate dito. Kaya nga. Alam mo kung bakit? Bakit? Takot sa aswang ang mga kalalakihan. Pagdating ng alas 7 ng gabi, nasa loob na ng bahay. Diba? Yun pala ang magandang dinudulot ng pagkatakot nila sa kwentong kutsero tungkol sa aswang. Pero ito, kaharap ko kayo dito, si Kagawad Macuel Oro. Kagawad dito ng barangay, ng barangay Dilao. Diba? Ayan. Nakakita ka na ba ng aswang? Ikaw, lumaki ka na rito, Macuel. Nakakita ka na ba ng aswang?
Ay, ganito na ang lawas ko. Di pa rin ko nakikita ng aswang. dito na raw siya lumaki, hindi pa siya nakakita ng aswang. Wala dito ng aswang. So ano kinakatakutan mo rito, Macuel? Ay, taong buhay. At saka asawa mo. Oh. Ayun, basta. Yung po. Barangay Kagawa dito, ay isa sa mga pinsan ko. Alam mo, yung kwentong yan, ay gusto kong tuklasin kung ano talaga ang pinagmulan. Yo, bakit? Magandang maging storyline yung kwento na yan. Sapagkat nakalakihan nga natin na medyo maaring nakasira din siguro sa turismo ng Capiz o maaring nakapagpalakas. Dahil yung iba, natitikled o nakikilito yung curiosity, pupunta dyan. Yung iba naman, ayaw. Dahil nga, mahirap na magbaka sakali. Hindi, yung mga adventurous, no? Mahilig sa adventure. Nagpupunta sa Capiz at pagdating ng gabi, tumitingin sa langit kung may lumilipad. Yun. Ito, may nakita akong lumilipad eh, oh. Ano yan? Nereplano? Ibong maitim. Ayan. Ay, delikado yan. Ibong uwak pala. Uwak. Nakita natin. Alam mo, sabi ko nga, nagtitiis kami dito sa pagkain ng masarap na alibango. Mm-hmm. Masarap din ang ano rito, ang mga seafoods kagaya ng bangos. So ibig sabihin, napapaligbutan niya ng dalampasigan yung Capiz? Maliit na isla lang. Actually, ano siya, parang lagoon. Yung Sapian Capiz ay para siyang lagoon, no? From Rojas, tapos may Ivisan, para siyang lagoon na kung saan marami ditong palaisdaan. Parang sa... parang Dagupan. Mm-hmm. So kung i-compete mo yung bangos Dagupan at saka bangos ng Capiz, bangos ng Iloilo, magkasing sarap lang yan. Yun. Hindi ko sasabihin na mas masarap kami rito ang bangus namin dito kasi magagalit yung mga taga-Dagupan. Mm-hmm. Pero ang masarap dito, kasamang Edwin, sa mga oras na ito, ang amin ditong nasa harapan ay tuba. Ayun. Tuba. Ay, naku naman. Ito, nasa gitna ako ng mga niyog ngayon dito. Mm-hmm. Itong malawak na asyenda ni Kagawa sa Macuel Oro, ay bisita kayo ngayon dito at makikita. biglang natawa yung aking kamag-anak dito. Mm. So ayan, makikita mo, pinopost namin yan. Yung isa pa sa mga kakaiba dito, yung kinakain namin dito kasamang Edwin, yung mga shell. Yeah, halaan. Mga halaan, tulya. Halaan ba ang tawag dyan? Yung litob ang tawag sa amin yan, litob. Sa amin, halaan ang tawag dyan. Sa Bulacan. Halaan, yan. Yung halaan ang parang sign ng gasoline station na shell. Ang tawag dito sa kanila sa Capiz ay litob. Yan namang isa, suso. Mga suso. May mga suso rin. Nakita mo, di ba? Ayan, masarap ang suso na yan, no? Pwedeng gataan yan, pwedeng igisa. Ayan. Buho. At meron dito yung kung makikita mo dyan, yung tahong na nilagay sa bote. Mm. Parang buro. Burong tahong. Yan. Lalagyan, pipigan lang yan ng kalamansi. Napakasarap yan. Itong nakagutom. Iulam mo sa mainit na kanin. Dahil nga tayo na sa seafood capital of the Philippines, ni-research ko kung bakit masarap ang mga seafood sa lugar na ito. Because of water salination pala kasama Edwin. Merong akit yung tubig alat, tapos bababa naman yung tubig tabang galing sa mga ilog o sa mga creek dito. At makikita mo malinis pa rin yung kanilang mga sapa dito, ang mga ilog nila, hindi pa polluted. Sabagat hindi naman masyadong maraming... hindi crowded sa mga residente. Alam mo yung pinakikita mong litrato, Gani, na larawan ng buko, larawan ng mga pagkaing dagat. Ang sabi ni Engineer Fred Belamala at saka ni Bossing Eli, ang gaganda daw, ang sasarap, pero puro ka lang daw kwento. Talagang kwento lang kasi yung alimango para kay Engineer Belamala, sinimulan ko ng palakarin dito. Bumili ako para sa kanya, para mauna na dyan, pinalalakad ko na yung alimango buhay eh. Masipit ka raw sa alimango. Masipit ka sana. Ayan, baka makarating dyan sa Maynila yung alimango kasi ang problema dyan, bawal sa aeroplano yan. Sarap ng hipo, no? Lalaki. Nagdahilan pa. Huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko dyan ang napakasarap na kwento. Ayan. With that, maraming salamat sa pag-handle mo ng program natin. Kasama ng Edwin, huwag kang mag-alala. Ay pagdadala kita ng sipit, nakalimango. Nasa ganun, matikman mo naman ang mga produkto ng Seafood Capital of the Philippines. Yan muna ang ating maiulat para sa ating programang On The Go mula rito sa
Sapian, munisipalidad ng Sapian, lalawigan ng Capiz, Western Visayas. Ito po si Gani Oro para sa On The Go. Balik tayo kay kasamang Edwin Eusebio sa studio. Alright, thank you, Gani, on travel mission, si Gani Oro. Kaya nga, he stands for the title ng program, On The Go, at nag-on the go siya sa kanyang lugar na kaya kinalakihan pala doon sa Capiz. At yun, medyo maganda yung dating ng report ni Gani with video support. Doon sa mga nanonood sa cellphone, nakita nila yung masasarap na larawang ipinakita ni Gani. Mga tubong pagkain dyan po sa Capiz, seafoods and fruits. Doon pala mayaman yun, lalo na yung mga naglalakihang alimango at mga shells na atin po namang nakita. Well, bayaan na muna natin mag-venture si Gani doon. Kumbaga, kung meron silang Dora the Explorer, kami may Gani the Explorer. Pero sabi ni paring Fred, huwag ka daw puro pangako at saka huwag lang daw kwento ang iuwi mo. No, totohanin mo daw yung pangako mo. Well, if it's standard time, 13 minuto bago sasapit ang 6 o'clock. On the go sa DWIC. Alright, mga kaibigan, dahil tayo'y taong bahay, sa ngalan pa rin po ni Gani Oro, tayo muna ang magkakasama hanggang sa pagtatapos ng program On The Go. Our partner Gani Oro ay nandiyan po naman sa dako ng Capiz. Tayo muna maghati ng mga balita until 7 this evening. At kung kayo naman po ay nais makibagi sa ating program, ay mag-text lamang ho kayo sa ating palatuntunan. Ano? At sa ilang pang mga pangaunahing mga balita, at ang hinihimbahin din naman yung mga balita, so si Gani ay nandiyan sa Capiz. Yan naman pala sa part ng Eastern Visayas, ay pinalawig, mga kaibigan, yung total ban sa pagpasok pa rin po ng mga pork products. At siguro, isa rin yan sa itatanong ni Gani doon kung anong naging feedback ng ating mga kababayan matapos na magkaroon ng restrictions yung pagpasok ng mga pork products, meat products, particularly dyan po sa Eastern Visayas. Kasi alinsunod yan sa kautusan ng kanilang local government, as we all know, medyo pinairal nila yung kanilang executive power, locally speaking, dyan sa Cebu, nung pumutok yung mga ulat patungkol sa tinatawag nating ASF, yung swine fever, ano, at medyo sila na control nila dahil naging mabilis ang pagkilos ng kanilang local government, nagsagawa ng mga precautionary measures para humapigil yan. So bagay na kahit papaano ay nakabuti at patuloy yung pagpapalawig ng total ban diyan sa pagpasok ng mga meat products. But sana makabawi na yung ating pork industry, no? Dahil higit lalo na ngayon, mga nasa last day of the year na tayo of 2019, admittedly, yung ating po namang mga nasa industriya ng paghahayupan, particularly diyan sa piggery or poultry, ay medyo naapektuhan yung una sa mga manok, yung avian influenza, pagkatapos ito naman, swine fever. Talagang mahirap para sa kanila yan. So tayo ay nagkakaugnayan, mga kaibigan, sa palatuntunan. Samantalang kayo po ay maaaring mag-text sa ating mga text line, 09918-350-2378. At doon sa ating mga papauwi na sa kani-kanilang mga trabaho, nakaipit sa trafiko, kanina pa inireklamo yung mga traffic. Ang tindi daw ng mga traffic sa iba't ibang mga lugar. Pero yan ho ay conforme na rin sa dating ng mga drivers. Nako, dami pa lang mga driver na nakikinig sa atin ngayon. Mga taxi driver particularly. Yung kanilang mga pasero na naiipit ng traffic. So binabati natin yung mga masisipag na traffic enforcers at saka mga traffic, yung mga taxi drivers at the same time. May paalala ho ang Civil Service Commission sa mga tanggapan di gobyerno. Ayan. Diyan po sa mga nasa government offices, hindi daw naman ibinagbabawal yung Christmas party. Kaya lang, sa Christmas party, iwasan daw na magkaroon pa ng mga alak, konsumo ng alak. Di ba, hindi magiging kompleto sa party kung walang medyo agwa de pataranta kung tawagin. tama na siguro yung ano.
yung mga wine, red wine, kahit pa paano eh, may alcohol content naman yun, pero hindi kasing lakas ng mga lambanog at saka mga whiskey at brandy. Ano? So may paalala, sabi ni Commissioner Aileen Lizada, batay ho ito sa 2011 Civil Service Resolution, nagsasad na bawal ang pagkonsumo ng nakalalasing na inumin sa bisinidad ng tanggapan de gobyerno. Yun nga naman eh. By word itself, opisina yan, ba't kayo magiinuman dyan? Unless otherwise, na yan ay private office at may basbas nung mismong may-ari. Pero pag government offices, big no-no yan. Ano? Number one, bawal ho yung mga alcohol within government offices premises. So kahit nasa parking lot, lumabas yung mga pasaway na empleyado, doon tayo sa parking lot, oh, naglatag doon sa may gilid ng sasakyan nila. Bawal ho yan. Kung isasagawa yung party ng office hours, dapat tanya may skeletal force na naiiwan upang maasikaso pa rin yung mga nagtutungo sa opisina ng gobyerno. Dapat tanya nga manggaling yung paggasto sa party, sinasabi, dapat din ani yang manggaling ang paggasto sa party sa pondo ng ehensya. Usually, they allocate a certain amount para sa ganyang klaseng celebration, but it has to be within the COA or Commission on Audit guidelines. Kasi magbibidding ka ng pagkain diyan, ano? Wag exorbitant kung tawagin, huwag unnecessary expenditure, simple celebration lang, dagdag ni Aileen Lizada ng Civil Service Commission o ng Civil Service. At ipinaalala rin na mahigpit na pinagbabawal sa mga gobyerno, sa government offices, yung pagsulisit ng mga premyo sa raffle. Ang mga government offices, bawal yun. Kahit naman sa private ngayon, medyo nakakahiyad na lang, mainam na lang siguro dahil sa diwa ng Kapaskuhan, yung ilang mga nakaluluwag, natanggapan, at meron namang sapat na inilaan sigurong year-end expenditures para sa mga ganyan, siguro sila na lang nag-aallow na, oh, ilista nyo yan, yeah, isama nyo yan. Pero para ikaw ay mangulit at magtawag, mukhang napaka iba nang dating ngayon. Unethical sa hirap ng buhay ngayon. Kaya malungkot din tayo lahat. Lahat tayo apektado niyan. Pero hindi naman yun ang diwa ng Pasko talaga naman eh. Sabi nga, kaya nga nagpakita ng ehemplo si yung ating isa-celebrate na birthday. Yung may birthday nga mismo eh. Sa sabsaban lang ipinanganak eh. Kung bakit nabaligtad yung simbolo ng Pasko, hindi na siya eh. Naging yung mamang mataba. Yung Santa Claus, ano? Yun ang naging simbolo ng Pasko para sa marami. Pero which is not, dapat hindi yun ang sinusunod natin dahil ang diwa ng Pasko ay nakatuon kay Kristo. Alright, 5:56 mga kaibigan ng oras. Ilan pa rin sa mga pangunahing balita at mabuti ho naalala ko. Ako sana ay eskapone. Eh kasi kaya lang, nakakaya naman umeskapone na nandiyan pa yung aming Executive Vice President. Maganda pwesto ni Sir Eli dado sa may pinto eh. Sabi ko eh, exit na kakao ko eh. Bakit nung binitbit ko yung bag ko, naalala kong nagkasabay nga ka pala kami ni Mr. Gani Oro sa ano, sa men's room. At tinapik ako, Dwin, baka maalangan ako sa ano ha, sa darating na December 18. Eh akala ko ngayon, 11 lang eh, December 18 na pala. 18, ang pagkakasabi pa sa akin yan, December 18, Sir Eli, ang pagkakasabi pa sa akin, December 18 at 20, yung slot niya. So, sa 20, malamang nandito rin ako. Tinamaan ng magaling ano. Eh bukas, maaga din ako papasok dahil wala naman si paring Alex. Talaga naman pag hindi pa ako nagka-award niyan kay paring Fred Villamala, ayaw ko na. Magpapatuloy ang ating balitaan at salamat po sa ating mga texters. Pero mamaya papasahin namin ang inyong mga opinion at reaksyon dito sa ating On The Go. Akala ko tuloy, balita na serbisyo pa eh. On The Go, on behalf of Gani Oro, mag-antabay lang ko kayo sa ating tuloy-tuloy na magpagtalakay sa mga pangunahing paksa. Hindi ko gaano kabisado yung segmentation ni paring Gani, pero magkagayon pa man, idadaos natin yung programang ito. Bilang pagkilala din naman kay Gani Oro. Hindi ho nyo na itatanong si Gani Oro at saka si Bossing Eli Aligora. Yan ang mga nag-mold sa akin dito sa broadcast o kaya nagtitraining nung araw. Oo nga, anong matanda?
Ganun na ako katanda. Oh, eh, di mas matanda sila. Si Fred Belomalo. Eh, si Fred noon, technician na rin ng mga panahon na yan. Pulubin Standard Time, isa't kalahating minuto bago sumapit na ang alas 6 na ng gabi. On the go sa DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Alright, balik ko ang palatuntunan On the Go on behalf of Gani Oro, who is the main host ng program. For the meantime, si Edwin muna ho ang inyong makakapagtsagaan at pagdamutan sa ating palatuntunan sa ngalan po ng DWIC. Yung binabanggit na usapin patungkol sa GMRC, magmula nung pumasok yung linggo ito na pag-uusapan yan, yung good manners and right conduct na dapat daw tinataglay ng mga estudyante at hindi nawala sa curriculum, mukhang bubuhayin muli dyan po naman sa elementarya. At yan ay sa pagtutulong-tulong ng mga pangunahing senador, si Senator Ralph Recto, if I'm not mistaken, with support ng ating on-the-go Senator Bongo, ay nakasalang ho daw sa Senado yung bill na magbabalik na dyan po naman sa GMRC, dyan po naman sa K-12 curriculum natin. Good manners and right conduct. Ayan, yung mga bagets na nagbinata nung panahon ng mga disco. Kamukha ni paring Fred. Pamilyar ka dito sa good manners and right conduct. Kaya kita mo si paring Fred, kahit anong init ng ulo, kahit anong wika nga natin pang bubuli mo, tahimik lang yan kasi dumaan yan. At ako sa good manners and right conduct. Kahit na medyo abusado na yung mga ibang kasama, tahimik lang yan. Good manners and right conduct. Pag may mga nasasalubong na mga bullies, kayo ko lang kami. Good manners and right conduct. Yan yun eh. Sa ngayon, tuwing may mga batang pasaway na nakikita sa huli cam, nauhuli cam, nabibidyohan, yung ilang mga asal hindi na maganda no? At yan yung isang automatic comment sa Facebook, ibalik yung GMRC pag may mga nakikitang ganung mga pasaway na bata. Para sa mga millennial ho kasi, throwback na lang yan yung pagkakarang ng GMRC. Noong naka-short pants yung mga lolo't lola natin, merong kursong ganyan sa elementarya. Kung tawagin nga GMRC. At simple lang naman, yung good manners and right conduct, walang mga tulang isa sa ulo o walang mga formula at sakit sa ulo. Yung GMRC, idinidiin lang sa kung anong asal at kung ano ang dapat. Asal tao, ano? Tila yung mga refresher course. Dahil yan po'y unang sermon yung, na naririnig natin sa ating mga magulang. Nire-reiterate o idinidiin lang dyan sa GMRC. Tulad na lang nung pagsasabi ng please, pag ikaw ay merong ipapakiusap at kung ikaw naman ay nagawa ng pabor o naibigay yung pabor na hinihingi mo, nagpapasalamat ka. Salamat. Thank you po. Ayan. Yung nag-abot ka ng sukli doon sa jeep, galing doon sa isang pasero, hindi mo ibinulsa. Ibinigay mo sa driver. At yung nagpaabot sa'yo, nagsalitang salamat. Tapos ikaw naman ay sasagot ng walang anuman. Ayan. Anong pangalan mo? Eh, di ba? Nung magkamisan, diyan nagsisimula yung sa good manners. May maganda rin ano yan eh. May maganda rin naidudulot, napapalawak yung iyong pagkakaroon ng mga kaibigan. Pag ikaw ay maayos na makisama, wika nga, ano. Yung nagsalita, sabi nga, pakinggan daw yung mga nagsalita at huwag bigla na lang sisingit sa gitna. Naku, no araw. Bawal na bawal yan. Ewan ko, nakalakihan din ni paring Fred yun. Pag may mga bisita ang mga magulang, halimbawa, yung mga nakatatanda, dumating, pare, ay, pare, tuloy kayo, pasok. Kakain pa lang kami, actually. Yung mga anak, nakaandun na sa lamese, naglalaway na, tatakam-takam na doon sa ulam, masarap, sinigang eh.
Sabihin ng mga magulang dito sa anak, doon sa likod ng upuan, tumayo na kayo. Pumasok kayo sa kwarto. Pumasok. May bisita, may bisita. Yung pakainin ng anak, ipakakain sa bisita. Wala kang magawa. Good manners and right conduct. So, ayun magkakapatid, nag-uusap doon sa kwarto. Sana may matira. May matira doon sa bisita ng tatay. kung walang natira, pag alis ng mga bisita, di pare ha, balik kayo. Huwag kayong mag-alala pag babalik ninyo. Mas masarap yan pag sasaluan natin. Pag alis, tayo gugutom na kami. Nak, pagtsagaan nyo muna yung natira dyan ha. Nagkaroon tayong bisita eh. Ganon tayo kaloko-loko. Ganon tayo ka-hospitable. Tayo mga Pilipino. Pero yun, nagbabago na yan. Nawawala na nga yung medyo, sabi nga natin eh, istilin eh. Pero gustong ibalik eh. May mga pumapabor dyan. Siguro mayroong mga batayan at panuntunan kung paano susundin yan. Sige, tutuloy natin yung diskusyon na to. Dahil mayroong natawag na at nakilitin natin ng pansin nung isang mama, pero mamang matanda. Sabi ni paring Fred. Matanda sa karanasan, bata ang itsura. Si Tata Rhea Belia! Hi, Tata Ray, go ahead. Magandang gabi po, Bossing Edwin. At kanina pa ako nakikinig, napakaganda man naging takbo ng topic mo. Tama lang ibalik yung GMRC, po at upo. Nawawala na ang disiplina, pagbibigayan. Yan na pupunan ko lamang sa kasalukuyan. Kaya kukumpara mo noon nakalipas sa panahon natin. Anyway, sabi nga natin, itong mga kababayan patrolera, itong mga public utility gift, at alam mo nila may mga ordinansa naman, ang mga bayan-bayan, o siyudad. Particular dito sa Laguna Rizal, itong mga stereo ban. Nakatawag natin sapagkat itong stereo ban ito ay talagang kalimitan, nagkakaroon ng pagkakaunawaan ng ating mga driver, patrol na ang ating mga commuters. Sapagkat hindi sila magkaintindihan, lalo na itong magbabaya, dalo sigawan na nangyayari sa loob ng mga sasakyan. Ito ang napapansin ng Metro Patrol sapagkat di naman kala, tayo naman ay nagmamonitoring dito sa Lalawig Dorsal. Dapat bigyan ng importansya ito, lalo na yung ating mga traffic enforcer na ikanga. Sila ay nasa pampuan nilang sanga na sana naman gawin nila ang action ito sapagkat ito malaking problema yan. Yung mga maingin na iskiryo talagang nabot ko kanina nga hindi kayo makaintindihan lalo na may sosoklihan kayo kung gaano at saan lalakad ninyo. So dapat bigyan ng importansya ito. Anyway, yung pangyayari kapon, ibalikan lang tayo Bossing Edwin ano, kasi yung mga namatay dyan, yan po ay boundary ng kalaman lang ito. Ito po ay boundary po ng Binangunan at ng Cardona. Yan eh, tinagurian ng Killer Highway, Tata Ray eh. Opo, totoo po yan. Dami daw kasi aksidente dyan, palusog yata yan, kaya ganyan eh. Totoo po yan, pero tantanang ko po ang ating PNP, pero nakakuha rin sila ng ideya sa atin. Kasi dalawang bagay lang naman yung particular sa mga pag-ikoy sa pangunalansangan eh. Either na ini-edip ka or either na walang ka ng preno. Or either wala kang disiplina talaga at pasaway kang driver. Correct. I agree for you, Bossing Edwin. Kaya nga, pati nga yung kanina, ilang pang magandang pangalan, yung kanyang kamag-anakan, isipin yung papasok lamang yung bata at saka yung pupuntala sa mga kamag-anakan, mamasyal, mamamasko. Yun ang nangyari nga, tragedy. Kaya pakasakit mapakinggan pag-usapan yan. So anyway, meron naman nakalagay dyan na babala po, dahan-dahala po, at ito po, kumbaga, ay paliko, ayan, sa Tagalog, Tagalog, paliko po yan, palusong. Meaning to say, ano mang uring vehicle na dalhin natin, particular sa ating mga driver, tayo po yung magdahan-dahan. Kasi yung disiplina, nakapaka number po yung disiplina eh. Yung pag-giveaway, pag-disiplina sa sarili mo, para may iwasan ng mga aksidente eh. Kaya nga... Ewan ko doon sa mga driver na Pilipino. Pare-pareho naman Pilipino, pero ang gusto, lagi nakakauna. Ano? Yes, that's true. Oh, totoo po yun. Totoo po, Bossing Edwin yan. Kung ikaw, halimbawa, pasok, halimbawa, wala ito, at malayo, lagi kang maagap. Alam mo man ang karsada, totoo, sabi ko, that is not a normal, abnormal, speaking about that, ang mga karsada natin. Hindi, normal na yung mabigat. Pag nag-gumaan yan, yun ang abnormal. Hindi po, Bobo. Kung ako'y ikurikula kung maliman mo ito kakaroon, no? Kaya nasabi ko lang, abnormal lang ating pangalang ating mga route, ang ating mga sasakyan, lalo sa karasada. Kasi po, iba yung tatawag tingin, halimbawa, sasakyan mo, halimbawa, mga malaking truck yan, siyempre may karga yan.
Eh, ma-impact yan. Talagang sabi ng driver kanina, kakausap natin, eh, katanong pre nung gawin mo dyan, talagang aaw na taaw niyan, ever that and mapaw niya. Kasi nga, eh, sa bigat ng laman niyan, truck na yan eh. Ngayon, kaya naman ito itong pangalawa naman, nabat ko boss Edwin, pag-ilaw lang natin ano po. Eh, ang kalsada, that is... ay abnormal yan. Mm. Sapagkat sa dami ng sasakyan natin, hindi naman limilit ang kalsada eh. Alay, hindi lumalaki. Talaga, hindi lumalaki ang kalsada. Dumadami ang sasakyan. Totoo po yan. Yeah. Totoo po yan. Eh, paanong... kung nga bubusin, kaya nga ito ating bigyan ng reminder o paalala ating mga kabayan. Kahit ano man dami, indisiplina, number one, give way. Discipline yourself. Tingnan nyo si Tatar eh. Hindi man lumalaki, tuloy-tuloy ang takbo ng buhay. Totoo po yan. At lagi tayo, tayo magpipray tayo, bossing. Sa pagkatapalangin, yung pinakasandata natin, isipin yes. mo naman, eh, tayo always be looking for, sabi nga nila. Okay, boss, ano, si Remender, sir, pangalan po na ako naman dito, kumong kapasko, that's traditional natin Pilipino, marahit talaga na mga masko, boss. Bata, matanda, talagang, kaya magbiyang mabariya naman tayo. Eh, magbigay tayo, wala tayo kasi talagang di maganda, pagkatao din po yan eh. Kaya tinapon na din sa lalabigan na sal, sabi nga natin, lahat na tradisyon ng Pasko, buwan ng Disyembre, pagbibigayan, eh, ating unuhayin din natin mga ngayla. Kaya lang, napapansin ko lang talaga ito, boss, yan. Mas malaki pang katawang kaysa atin, boss. Mamaling, boss. Ginagamit pa yung anak na sa ospital. Ulan may pakitang dokumento na katunayan, ganyan ospital, ano, eh, madali sabihin na, ospital ang kanyang anak. Eh, may bibili pa. Eh, naku, boss, ako yung... Ako yung naaawa dun sa ano, yung mga bagyaw na bumababa ng Metro Manila. Pero yan, bumababa yan, siguradong hinahakot ng sindikato eh. Totoo po yan, totoo po yan. Totoo po yan, may nakausap ko niyang bossing Edwin. Sa binangunan. Oh. Eh, kaya lamang, kaya nagagat naman doon sa may binangunan speaking. Kasi kalapit lang po yan ng dating ospital dyan eh. Doon sila namamahay. Eh, ang problema, sabi, di may wasan yung tawag ng kalikasan. Boss, doon na mismo. Mga dyaryo, nag-ipon. So, namamahay, namamaho. Yes, that's true. Tatama po yun. Kaya, malinis na rin po eh. Kasi sa po lang, ano yun niya po natin kapulisan niya, patkol na kasama yung mga Coast Guard natin. Kasi magkalalang pagkalapit lang po yan eh. Eh, awal naman naging malinis niyan at yun, nakikita ko na si Taytay na. Doon nag-ipon-ipon busing yan. Sa Taytay na, siguro malog na. Malog dito sa Taytay Rizal eh. Kaya ikumpara mo sa binangunan, talagang binangunan. Malinis na po ngayon ang bayan ng binangunan Rizal. Sa asok na po naman. So, bossing, yan po lang ating na-constitution run. At kami mabati sa inyo ng Advance America Express, bossing. At maganda-maganda nga po sa inyo. At back to you po. Thank you, Tataray Abelia. Nako, si Gani Oro, dahil doon sa ito yung kanyang palatutunan on the go. Yung kanyang mga listener, mayroong kumukontra doon sa kanyang statement. Mamaya sa pagbabalik natin, ikukwento ko ho sa inyo yung inyong mga share of ideas sa bahagi ng palatuntunan ng inyong pinakikinggan at on the go sa DWIC. Salamat pa rin Fred Dalamala at sakala pa rin ni Gani Oro na senior. Senior po sa akin. Actually, nung nagtitraining ako, yan ang una kong patroller na nasamahan nung kami panahon ng aking training period. Kaya pag nagtotroba kami ni Kuya Gani ng mga panahon na yon, that was a long time ago. At ngayon eh, payback time, wika nga. Alkin Alkinto, sabi niya, good evening kakang Edwin. Hindi po bawal magdala ng sipon sa aeroplano. Alako, hindi nagsisinungaling si Gani Oro. Dahil may mga friend po akong taga Palawan na kapag dadala po ng sipons going to Manila sa pasalubong nila. Ako din eh. Yung mga galing sa mga Bay Area, di ba? Ilang beses ba ako nang galing ng Davao? Oh, sa mga Davao, ang ano dyan, ang product dyan, durian. Na isasakay mo naman yung durian kaya halata mong aeroplano galing durian. Ay, galing durian. Yung aeroplano galing Davao dahil sa amoy durian. Kahit nasa luggage area yun eh. Sumisingaw yung durian. Ngayon, pag nanggaling ka naman yun sa Palawan, totoo yun. O sa pabako ng galing na ano, sa Tawi-Tawi. Maraming ano doon, seafoods. Nag-uwi din kami. Nakalagay sa styrofoam. O pag gagaling ka sa ano, yung sa Gensan. Pag pupunta ka ng Gensan, mabiling-mabiling yan yung mga styrofoam kasi bibili ka ng tuna. O, oh, yung tuna, di ba, malansa din yun. Ilalagay mo yun sa, ano, sa styrofoam, isi-seal dyan. O, basta ilalagay lang doon properly sa styrofoam box, properly sealed. Kaya, ka Edwin, sabi ni Alkin Alkinto, nagkukuripot lang si Gani Oro.
Ha? Sabi ni Eduardo Avila Bartolay, good evening kaka. Itong Loton Street, heavy traffic, Port Bonifacio, Taguig. Naku, di na kayo nagbago dyan. Nung sa araw, galing ho kami dyan eh. Sa may BGC, at the same time, napaka-traffic ang tindi. Ano. Nagkaligaw-ligaw pa kami dahil nakatka ako ng pakanan. Pag yung palang pakanan na yun, gumawa ako ng kanan, lumabas uli ako ng EDSA. Mainit yung paulo ng mga kasama ko. Si Ate Nel at saka si Rian. Mabuti na lang at pag-ikot namin, lumuwag na yon. Nakabalik kami agad-agad. Si Ani Gatchalian Agni. Ayun na naman po, Boss Winner. Kahit anong programa na lang, pagpasok ko, commercial agad. Anong Boss Winner? Wala na ako, kanina pa umaga yun. Si Ani Gatchalian Agni. Hello, kang Edwin. Si Sylvia Santos. Yes po, dapat lang. Dapat di mag... Ata, ito yung reaction doon sa pinag-uusapan natin, GMRC. Sabi niya, sabi ni Sylvia, yes po, dapat lang. Dapat pati magulang kasama sa pagdidisiplina. Kailangan, inabutan ko yan, GMRC. Ngayon, mga bata, ay, nako, pasaway. Bastos sumagot kahit na sa kanilang mga magulang. Nung araw, totoo yun ha, ito totoo sinasabi, nung araw, suliyap lang o tingin lang, alam na ng bata. Si kami ni Fred, lumaki sa ganyan eh. Na mislearn ho sila sa respect. Say thank you, please, sorry. Yang tatlo na yan, dapat matutunan pa rin ng bata. Si Jasper Espino, na nakikinig ngayon kasi magloloto yan mamaya. Yung bobola sa loto. Ha? Sabi ni paring Fred mo, patamain mo daw sila, Jasper. O, si Gay Ibarla Espino. Tama ka, Edwin. Hospitable tayo mga Pinoy, lalo na mga Bulacanyo. O, taga may kawayang Bulacan yan eh. Tina Rodriguez. Naku, Edwin, yung apo ko, 2 years old, tuwing humihingi ng gatas, may please. Kasi tinuruan namin na may hihingin ka, sasabihin na sa pagtuturo siguro. O, tama, nasa pagtuturo, maliit pa lang, marunong na mag-thank you. Ganon ka magaling ang mga bata. Matatala sa mga bata ngayon. Yung mga bata ngayon, kung ano yung makita, ginagaya. Di ba nagkaroon ng institutional flag dati? Ang anumang ginagawa ng matanda, ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Eh kasi na-idolize kayo ng bata eh. Oh, kaya pag naririnig kayong nanunungayaw, nagmumura, yan ang pinakabukang bibig sa loob ng bahay ninyo. Huwag kayo magtaka, marunong maglatin yung mga anak nyo. 2 taon pa lang, kung ano-ano na sinasabing ano yan. Hindi eh, bad words. Ano. Sabi ni Aling Sylvia, kasi jet setter eh. Yung tubig daw ang bawal sa mga airline, tubig. Bawal talaga daw. Doon ka na lang si Sylvia ng tubig. Sabi naman ni Marites Ramos, good evening ka Edwin. Si Regina Bernal, good evening po. Tatanong kayo kay Gani Oro, wala ko si Kagani. Nag-travel sa kanyang travel documentary. Nakita niyo naman, naka-TV pa. Si Gani kasi na-orient mo sa pagiging radio man, napunta sa television. Hindi niya talaga kayang bitiwan ng TV. Kaya ayan, nakikita niyo, buti na lang may social media ngayon. Si Rose Jean Mendoza, nag-reply doon kay Sylvia. Bawal lang po ang pagpasok ng tubig sa immigration. Okay, pag nasa loob ka na. Yan, magkukwentuhan na sila dito. Alright, nakatuwa yung ating teknolohiya ngayon eh, no? Yung ating mga, sabi nga natin eh, kababayang nakikinig, nagkakaroon ng malawak na friendships sa pamamagitan ng social media. Mm-hmm. At ano pa ba mga init na issue? Pinag-usapan natin yung good manners, ano? Medyo marami ang maganda palang maging paksa ng talakayan. Siguro sa mga susunod na araw ilalagay namin yung punto ng ating siyasat. Kaya pa ba? May pag-asa pa bang ibalik yung kagandahang asal, pagtuturo ng kagandahang asal sa mga estudyante, lalo-lalo na sa mga kung tawagin ay millennials ngayon? Medyo magandang isiya sa atin yan sapagkat marami mga factors ang sinasabi ng mga sociologists na nagiging dahilan kung bakit iba na ang karakter at pag-uugali ng mga bata ngayon. Mm-hmm. Alright mga kaibigan, sa ilang pang mga karagdagang mga impormasyon at balita, sinasabi ng ilang mga komentarista, tama lang daw yung desisyon ng Pangulo pag ako'y nakikipagkwentuhan dun sa ating mga kaibigan. Napagkukwentahan yung desisyon ng presidente dun sa mga water concessionaire. Sabi nila, tama lang yun. Yung mga, at least, nagkaroon ng yag balls.
Nagkaroon ng balls yung ating presidente para labanan yung mga oligarch na yan. Ano? Napunta kasi sa yung puntos ng kwento sa Pangulong Duterte. Nung sinisingil siya ng mga malalaking kumpanya ng tubig, di ba nagalit ang presidente? Kulong nyo na lang ako. Nagtataka ako bakit ganyan ang babayaran namin. Samantalang mga kababayan natin, hindi nga napagsiservisyo ng maayos. So para nakita ngayon ng mga billionaire na yon, dadalawa lang naman yun eh. naglambot ng ilong. Kaya medyo malaking bagay na naman at pogi points kay Pangulong Duterte. At kung patuloy na mag-aani ng pagtitiwala ang ating Pangulo at tayo susuporta at magkakaisa tayo na labanan yung ilang mga, sabi nga natin, patuloy na pag-iral ng paninikil ng mga oligarko, at least makikita ho natin na unti-unti magkakabalanse yung ating lipunan. Ano? At magkakaroon tayo ng wika nga natin ay justice. Na hinihingi natin na maging maayos din man ating pamumuhay. Mapaganda sana yung ating ekonomiya. Alas 6:26 na ho ng hapon, mga kaibigan. Sa inyong pakikinig sa palatuntunan On The Go on behalf of Gani Oro, namumuro daw maaprubahan yung panukalang pagkakaroon ng hiwalay na departamento, should I say sariling departamento na mga overseas Filipino workers. Uy, congratulations sa mga OFW ha. Pag ito'y napagtibay, kayo ang concern nito. Nakalusot na daw kasi sa House Committee on Appropriations yung budgetary requirement na gagamitin sa pagtatatag ng Department of Filipino Overseas and Foreign Workers. Magkano? Magkano binigay? 5 billion, kung di ako nagkakamali. 5 billion. At yung kakailanganing budget para po sa bagong department na yan, at yan na ikukunin daw yung pondo, biyak-biyak, galing sa iba't ibang department. Kabilang ang Office of Migrant Worker Affairs, Commission on Filipino Overseas, Philippine Labor Offices, International Affairs Bureau, Philippine Overseas Employment Administration at Overseas Workers Welfare Administration. In one umbrella, doon sila isisilong lahat, ano? Hindi maitatanggi, malaki talaga ambag sa atin ng mga OFW. Naipaliwanag na sa atin yan ng ating mga kaibigan sa business kung bakit kinakailangan nating merong dolyares at ilang pang mga uri ng pananalapi sa mundo para gamit natin yan sa ating international trading. Ano ho? Lalong-lalo na mga nabibiktima ng pang-abuso, bah, kinakailangan medyo may concern na departamento ang kakalinga po sa kanila para doon sa ating mga OFW. Tignet, tuloy-tuloy yung mga pag-uusap ng ating mga texters. Si Marites Ramos ay bumabati ng magandang gabi. Gayun din si Regina Bernal at si Ed Igis. Yes, we are one to support President Duterte. Si Eva Vivar, sabi niya ay, yes, kay Edwin watching from Hong Kong. Ba, kompleto siya yala yung ating mga barkadahanan ho. Ba, ang bilis ng oras, sapagkat pagayon-gayon, sa 28 at kalahati minuto na mga kaibigan, makalipas ang 6 ng gabi. On the go sa DWIC. Nagbabalik ang On The Go! Alas 6:31, 55 segundos ang oras at nasa huling bahagi na ho tayo ng On The Go. Sagalan pa rin ang aming gwapong si Gani Oro na nandyan sa kanyang tinubuang bayan sa Capiz. Ha? Tayo muna ang bigla-bigla ng taong bahay. Ano? At si Ed Igis ay nag-text, gayon din naman patuloy na nanonood si Jasper Espino. Yung ating pinag-uusapan, mga kaibigan, hingit ngayon, Christmas season na, napapansin ninyo napakaraming mga taong kalye. Taong kalye, may mga bahay naman siguro yan. Pero mapansin sana ng ating mga kinauukulan, itong mga kababayan natin na inaabot ng hamog kaninang umaga, parang dinidibdiban ako sa sikip ng dibdib, makita ko yung dalawang batang nakahiga sa gilid ng island ng EDSA. Napakadelikado
at yung edad na kung tatangkay mo nasa 4 at hanggang 6 na taong gulang lamang, iisipin mo nasa namang gulang itong mga batang ito. Pagkaminsan tayo kasi napaka lambot ng puso natin pagdating sa kampo, ano? Lalo pat yung mga walang malay na kabataan ganun. Mabuti sana kung batang nakita mong ganun kaliit, puro tato. Eh, hindi naman eh. Nakikita mo, puro dumi ang katawan at sadyang parang pinabayaan. Para bang sinasabi nila, bakit pa ako nabuhay dito sa mundo kung ganito lang ang aking kalalakihan? Ano? At anong kinahihinatan nun pag hindi nagkaroon ng maayos na pamumuhay mga batang yan? Eh ngayon, nararanasan nyo ba ngayon yung magbigay ng barya doon sa mga nagsusulisit yan sa mga pampublikong sasakyan? Sa jeep, di ba? Kasakay ka sa jeep, magbula dyan sa crossing, papunta dito sa Orambo eh. May mga sumasampang mga bata. Eh, yung iba, dadapa pa doon sa, nakayuko pa doon, nakayuko at kung ano-anong nililitan niya. Na pagkain lang po, sabi magkakapatid po, hiwalay na po nanay at tatay ko. Ako, buong story na ng buhay. Ako na lang po nag-aalaga sa mga kapatid ko. Yung bang tipong hindi sabi nga eh, hindi ka makaihindi dahil dala ng awa. Iba naman, may mga dalang death certificate. Hindi mailibing-libing yung patay. Eh yun, medyo nabistado na ho yun eh. Kasi nung minsan, hindi na ako nakatiis eh. Yung isang mama, dalawang mama magkatabi, tapos may nagsusulisit. Eh, namukaan ko. Eh, 3 weeks after, sabi ko, eh, Manong, hindi pa ba nailibing yan? Sabi ko, pumunta ho kayo dyan sa munisipyo ng Pasig. Eusebio pa nun eh. Ito ay yung calling card ko, puntaan nyo ng malibing. Binulungan ba naman ako? Pre, huwag ka na lang makialam dito. De huwag! Racket! Oh. So, nabiso na ho yan. Nakakalungkot lang. Kasi, tayo kasi mga Pilipino, malambot nga ang puso natin. Ano? Yung iba naman, minsan may ooperahan daw, na-accidente yung anak ko, pamangkin. Tapos, wala daw pang pagamot, tinakbuhan daw, yung nakasagasa. Yung mga ganyang kwento, oo, katwiran nila, hindi mapigilan na maawa yung karaniwang taong bayan. Alam mo nga Pilipino, kahit 5 piso yan, ahatiin pa. Yung 3 piso bibigay pa sa kanya. Oo, ganun tayo. Eh, hari muna, no? Isipin nyo. Ngayon, may bagong racket na naman. No? Sa araw, sumakayang papunta dun sa Mandaluyong. Ang racket naman, ang ganda ng katawan, ha? Maayos ang bihis. May dalang ballpen, isang supot na ballpen. Ibebenta pa, pero hindi siya nagsasalita. Meron siyang maliit na, ano eh, marketing strategy. May nakalagay na nakasulat, bili na po kayo ng ballpen para lang po pang tawid gutom sa pamilya, mainam na po ang disenteng trabaho kaysa ako naman po. Pero sabi nung, hindi nakatiis yung driver. Sabi nung driver, sige, pagbaba mo, okay na yan ha, huwag ka lang sasakay uli. Yung ginagawa yung trabahong tamad, sabi nung driver. Tapos tumakababa na yung mama, pambira, sabi ng driver, kahit anong gawing sa aking pilit, hindi ko gagawing trabaho yan. Trabahong tabad yan, ay magbana. Isipin nyo yan, yung ballpen natin sa 10 piso, minsan 20, sign pen 20. Oh, magkanong kikitain mo, Andy, lagyan? Masunog na ang balat mo sa kabibente, hindi ka makakabuhay ng pamilya dyan. Pero yung iba kasi maaaring tumatiming lang. Ah, kaya ingat din ho kayo. Ayaw natin maging mapagusga, kaya lang paalala ho ito. Itong binabasa ko ay paalala ho ng Philippine National Police at ng mga nakaranas ho ng ganyang modus sa paulit-ulit eksena ng ganyan. Hindi natin alam tuloy kung sino talaga yung tutulungan. Pero ang dali-dali naman ho, kung talagang gusto niyo tumulong, pumunta na kayo sa proper authorities. Ang nakapagtataka, naglalabasan ho yung mga nagsusulisit na yan pag ganito hong bare months na. Yung bare months. Kasi maluwag nga ang pera, nagbonus, iba naman eh, kahit pa paano, eh gusto mag-share. Minsan, pagkatapos mag-solicit, kabibigay mo lang eh. May paparig na naman. Sabi ko, kababali ng isa. Eh, iba po yun. may batch din sila. Iba po sila. Ayun. Sa paulit-ulit yan, siya ng ganyan. Ano? May ilan namang mga pasero, nagsasuggest, hingi kayo ng tulong sa gobyerno, pero hindi na pinakikinggan, baliwala sa kanila. So sa panahon ngayon, napakahirap po talagang tukuyin kung sino yung totoong nangangailangan at nanlalamang, at kahit anong kilatis mo kapag umarte na yung mga yan, mangungonsensya na, eh nabiktima na. Pag ikay naawa at nagbigay, eh nabiktima ka na. Pero sabi nga,
Mainam na yung ikaw nagbigay kaysa ikaw ang bibigyan. O, tama naman yun. Ano? Golden rule naman yun eh. Pagbigay ka ng maluwag sa loob mo, hindi na ikaw nagdadala nun, sila na. Kaya lang inaabuso. Yun lang mahirap. Ano? At saka parang ikaw na rin ang nagtuturo para maging tamad sila. Tama? Di ba? Kung ang paraan mo na yan ay para makapagbigay at diyan ka gumiginaw ang pakiramdam, pero kung inuulit-ulit, ano? Kung paraan ay para manloko ng kababayan natin, bay kayo, kayong mga gumagawa niyan, mahiya naman kayo. Hindi namin alam kung yung mga kaanak na matagal nang namayapa o yung aksidente yung pinakakitaan nyo pa. Sayang naman, ano? Dapat rest in peace na sila. Para naman doon sa mga totoong nangangailangan, eh huwag kayo mahiyang lumapit sa gobyerno, kaya ho tayo may gobyerno. Kita nyo pag panahon ng eleksyon o panahon ng halalan, eh, lahat ho ng pangako, ibibigay sa atin, pati buwan. Di pag naupo na ho sila, saka kayo, ano? Saka kayo lumapit sa kanila at humingi kayo ng kaukulang tulong. Ang gobyerno ay ang magmamanage, kaya ho government, sila ang magmamanage ng pagkakaloob ng tulong. Pero wag naman natin abusuhin. Ano? Nang sa gayon, hindi naman tayo, wika nga, na, yung maliit ka na, lalo ka pang tinatapak-tapakan pagkatao mo kasi inaabuso mo yung pagiging mahirap mo. Ano? Maraming paraan para makalikom ng tulong, hindi lang sa pagpapalimos yung solusyon, dahil may mga ahensya ng pamahalaan at mga NGOs na handa namang tutulong sa inyo. Makipag-ugnayan lang kayo sa mga proper authorities, sa ating mga government agencies, and for us, sa media, baka kayo ma-refer sa proper authorities. Di ba, Aling Marites Kondo? Ayan. Itong si Miss Marites Kondo na nanonood mula sa Japan, pag ito yung buhay ng Pilipinas, hindi maghihirap to. May bahay kagad eh. Marites Kondo. Samantala, si Jasper sabi niya, yung mano lang ang nawawala na. Beso na at high five na yung iba ng tito at tita pinagpalit. Oo, ba't naman iwaalisin yung mano? Ang ganda ng mano, isipin nyo, nung ang nag-concert dito si Engelbert Humperdinck eh, makita mo may kuha ko. Ako lang yung hindi nakipagkamay, nagmano ako doon sa matanda. Kita-kita yung bumbunan ko tuloy. Sabi ni Jasper, yung mano lang nawawala na yata, beso na at high five na yung iba, tito at tita, pinagpapalit. Saka po at opo. I make sure kahit English speaking, mga anak ko, may opo at opo sa dulo. Wow! Talaga. So, I don't like that po, daddy po. yung apo ko rin eh, ganun eh. Yung aking, ano nga pa pangalan apo ko? Matagal ko nang dinadadalaw eh. War kami nung nanay niya. Sabi ko po, hanggang di nagbabago na ugali mama mo, hindi mo na kita pupuntahan. I will not go here for the meantime. Why, wo? Mami. Sabi niya, wo, don't. Go here again, huh? No. All right, 6:41, mga kaibigan, as we moving on sa ating palatuntunan on the go sa DWIC. Ang palatuntunan, malakas umubos ng gasolina. Panay Redondo nang nasasakyan tong si ano eh, si Gani Oro. Ayun, yung una niyang arangkada, biro niya yung pag-Redondo na yun, lumagpas sa DWIC, karating ng Kapis. Mabuti na alala nga natin ano, paring Fred. Alright, mga kaibigan, sa ilang pa mga karagdagang pagsayin ng mga balita. Ngungiti sa akin si Boss Eli kasi bukas ng umaga, dito rin ako. Ha? Sa ilang pa mga pangunahing mga balita, upang matuldukan daw yung pamamayagpag nitong mga kriminal, lalo't lalo pa ngayong vermans, may meron na yatang kautusan ngayon ang directorial staff ng PNP. Pinangunahan niya ni General, Lieutenant General Guillermo Elizar na magpapatupad sila ng one-strike policy. Ano ba yung laman nito? Babasahin ko po ha. Sinasabi dito na yung mga commanders, tako yung mga police mismo, yung mga police commanders susuwituhin pag kayo'y nabigo na masugpo, mahuli yung mga talamak at mga pusakal na kriminal dyan sa inyong mga area of responsibility. Yeah, maganda ito ha, yung order ni General Eliasar, particular yung mga tatalakayin daw eh, yung pagpapatupad ng one-strike policy hanggang sa problema ng kriminalidad sa Metropolitan Manila. Lalo-lalo na yung mga riding in tandem. Naku, yan ho ha. Medyo isang malaking usapin din yan ng mga nakalipas na araw hanggang yung pagpapatuloy ng mga riding app.
Kasi nga dahil ang motor, halos ipamigay na lang ngayon, ginawang hanap buhay ng mga marunong magpatakbo ng motor. Marunong lang sumakay ng motor pero hindi marunong magmotor. Paano ibig sabihin nun? Marunong magpaandar ng motor pero hindi alam ang tamang etiketa ng pagmumotor. Yun. Ang tawag pala doon ay mga, ano tawag doon? Barubal? Hindi, may tawag sila doon na term. Doon sa mga riders na ganun. Kamote. Yun. Kamote ni Jerry Smakelan. si Kamote Riders. Oh, thank you ko Jerry, naalala kitang bigla eh, kasi Kamote. Kamote Riders. Bawal yung mga Kamote Riders, yung pag nagpatakbo na, wala na siyang pakialam. Di bali basagin yung side mirror mo, makauna lang ako at doon ako dapat sa una. Kahit ang general principle at yung tinatawag na diameter ng motor at diameter ng kotse, wala siyang pakialam. Yung iba naman kasi mga nagkakotse, hindi rin alam. Kaya lang, kuyog sa dami ho na ng mga nagmumotor. Paano i-disiplina niya? Kinakailangan talaga yung ating LTO at mga kinaukulang ahensya. Gumawa na ho kayo ng panuntunan patungkol ho dyan sa mga nagmumotor. Araw-araw na lang ho. Ay kanina lang eh. Kailan ba yung kahapon yung headlines natin? Ang dami aksidente sa motor, di ba? Oh. Kaya medyo kinakailangan natin ng legislation at the same time at saka yung tinatawag nating mahigpit na pagpapatupad ng batas. Sabi ni Aling Marites Condo, sarap mag-Christmas dyan sa Pilipinas, ka Edwin. Dito sa Japan, walang Pasko. Oo nga. Kaya pala yung taga-Japan umuwi. Nanonood nga yan dyan, hinihintay ako. Eh kaya lang, bigla tayo nagprograma. Anyways, ilan pa mga pangulahing paksa na mga impormasyon at balita. Yung LRT magkakaroon ng libreng sakay ha, pero sa ano pa naman ito, malayo pa eh. Pero pinapa-announce na sa atin. Naglabas na ng press release yung pamunuan ng LRT2. Meron silang libreng sakay sa darating na Rizal Day, December 30. At libreng sakay bilang pagkilala ng LRTA sa 123rd anibersaryo ng kabayanihan ni National Hero Jose Rizal. Ayon sa LRTA, ang mga libreng sakay ay maaaring i-avail ng publiko from 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. sa December 30. Yan, baka kay mamamasyal, tumahimbing kayo dyan sa LRT2. Okay, at tuloy-tuloy pa rin ho ang ilang mga bahagi ng ating talakayan at paksa ng mga balita. Bah, pagayon-gayon, 15 minutos na labang bago sasapit ang ganap na 7 ng gabi. On the go sa DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Alright, 11:30 bago sasapit ang 7 ng gabi. Sa pagpapatuloy pa rin ng On The Go, mga kaibigan, on behalf of Gani Oro, yung ating mga kababayan, nigit lalo pang medyo excited sa Pasko. Maraming ba na-excite sa Pasko? Parang ay mga bata na-excite. Definitely, speaking of mga bata na lalong-lalo na yung mga nakatatanda na magbibigay naman ng pamasko. Eto mga kaibigan, halos isang linggo na lang, magpapasko na. Dagsana yung mga tao dyan sa mga night market. Lalo dyan sa Divisoria, inaayos siya ni Mayor Isko eh. So maayos ang magiging flow ng tao dyan para mamili ng panregalo. Kabilang sa mga mabentang paninda daw ngayon, ay mga kinelas na may disenyong tampok ang mga paboritong superhero. 50 pesos yan, mga kaibigan, mabibili nyo. Tapos patok din daw yung mga ternong damit pang babae. Oh, 250 lang. May kasama pang headband. Sa Divisoria ito, buti may nagbigay sa atin ng ganitong tip. Nasa 150 pesos naman daw yung jumper at t-shirt na para sa mga batang lalaki kung mahilig sa mobile games yung mga riregaluhan. May mga Mobile Legends shirt na mabibili 150 lang para sa 2 piraso ba? May mga polo shirt din, nakakahalaga din ng 250. Ang importante naman ay may damit ka. Eh ba kasi talagang gusto branded eh, no? Nasa 100 hanggang 150 naman yung pares ng sandals. Kaya lang magkamisas, bumili din ako ng ganitong kamurang mga gamit. Inilakad ko, pagdating ko dun sa bahay, pigtal na.
Inilakad ko pagdating doon sa bahay, nakaganga na yung sapatos. Yung mga nakikita mo sa gabi, mabibili mo mga sapatos. Boss, ano to? Murang-mura. Puslit to sa pabrika, puslit. Kaya pala puslit, pati yung daliri mo, pupuslit pag sinuot mo. Ako, mga kababayan natin, kanya-kanya rin ang mga kaparaanan ng marketing strategy, no? Pero pagpapasko naman, kahit pa paano, nasa sa inyo na ho yan para wika nga natin pagsaluhan natin ng maayos yung Kapaskuhan at mag-share tayo kung ano man ang meron po tayo. Alright, it's 8.5 minutes bago sasapit ang ganap po namang alas 7 ng gabi sa ating pagpapatuloy. Marami ho tayong mga papaksain. Bukas nga pala, pakinggan ninyo, meron kaming ini-schedule na interview at guest na magbibigay kapaliwanagan sa isang mainit na usapin. Ano ho? At yan ay by tomorrow dun sa program ni paring Alex. Si Alex ay nag-bega puli bukas dahil meron yata na namang appointment. Anyway, yung ating po namang mga teachers, di ba? Pinulot yung ating interview ng isang malaking pahayagan dahil yung inireklamo ni Banjo basas doon sa Teachers Dignity Coalition ay pakaugnay nung mapakaliit na itinaas na aumento sa kanila. Sabi nila, yung teachers pay hike equal to a kilo of rice araw-araw. Isang kilong bigas lang naman daw ang itinaas. Pero kasi kinakailangan balanse ho yan eh. Hindi ubrang pag itinaas nila yan, susunod din yung ilang mga government employees or government institutions nagigiit. Ang gusto ng mga teacher, 30,000 bawat buwan. Hindi masama ang mangarap. Pero 30,000 bawat buwan, 1,000 ang araw, andyan na yung pamasahe mo, pagbili mo ng pagkain. Sa bagay, wala ding matitira sa taas ng bilihin ngayon. Hindi ko rin makita kung bakit maraming nakakaraos pa rin. May magic pa rin talaga. Ha? Yung magic ng, yung misteryo ng pagtitipid ay nagbubunga pa rin. Dahil kayo siguro, no? Nagtataka rin kayo sa sarili nyo. Magandang kikita ka ng ganung kalaki, pero magugulat ka. Yung mga napakalit ng kita, wala pa sa kalahati ng kita mo, nakakaraos din. Itong si Jasper Espino, kumikita ng 50,000 isang buwan yan. Bukod pa sa, kita mo naman. Hanggang ngayon, parilax-relax pa rin. Yung anak na lang inaasikaso niyan. kinakukuriputan niya pa si Tatay Mading. At nanonood din sa atin, of course, si Lilian Bakiran, nakikinig sa atin. Yung tanggapan ng ating Senator Amy Marcos. Lagi ho silang nakatutok daw sa atin dito sa ating program. So, binabati ho natin yung ating kaibigan sa trabaho, Ilocana, mga kaibigan, si Lilian. Mistisa ho, mistisa yan. Anyway, sa ilang pa mga pangunahing pagsana mga impormasyon at balita, nakukita mo, narinig pala tayo. Sabi niya, mahina ang signal pero narinig tayo kahit pa paano. Salamat at 6:54, mga kaibigan, ilang pa rin ho sa mga aantabayan natin ay yung event by tomorrow. Nako. Pag kasi lumabas na not guilty yan, magiging catastrophic yan para sa human rights, sabi ng saka sa justisya. Kaya inaasahan ng iba na mahatulan ng ganap. At pag nahatulan ho na yan, kaso dadalim pa yan sa Supreme Court, ano? Kamamatay. Yung ating justice system, magkaminsan, yan parang medyo tinatabangan at naging bukas ang bunga nga ng Pangulo, naging prank ang Pangulo dyan eh. Kung gaano ka-ipokrito yung ating justice system. Magkaminsan, dahil they value, sabi niya, because justice system valued human lives. Ayan, human lives. Kailangan natin protektahan. On the part ng mga biktima, paano yung bibigyan katwiran? Kung ikaw ang biktima, dinatnan mong pamilya mo, wag naman sana. Ito ay halimbawa lang naman. Dinatnan mo ang bahay mo, walang sabog-sabog ang gamit, duguan ang sala. Pagkatapos nakita mo mga kaanak mo lahat na laslas ang leeg. Katapos nahuli yung mga may gawa.
Napatunayan batay dun sa mga DNA test. Ang dami pa rin, ano? Ikukulong. At sasabihin wala tayong karapatang pumatay. Dahil yan ay hindi makatao. Eh, yung ginawa nila! Eh na, nanggigigil ako eh. Yung isang matanda nga dito sa pakikipaglaban doon sa kanyang pamilya eh. Nakamatayan eh. Hindi na nakuha yung hustisya para doon sa kanyang mga ipinaglalaban na mag-iina na dinatnan niyang patay. O, diba? Katapos ngayon eh, eto na naman. Kaya sana, ito gagawa tayo ng kasaysayan by tomorrow. Ang tabayanan ho ninyo yan. Umaga pa lang at malamang daw sa dami ng mga kakausapin, manunulig ang tenga ninyo bukas sa dami ng mga magsasalita yan. Baka daw abutin ng hapon talaga, no? Hanggang alas 6 yata ng gabi sa dami ng mga magsasalita. Anyway, maraming salamat mga kaibigan. Ano ho? At kahit pa paano, nabigla man tayo ni Paring Gani ay tuloy-tuloy tayo sa Friday. Ang alam ko, Friday pa ng hapon o gabi babalik si Gani Oro. So malamang magkasama pa tayo dito ng isang linggong singkat sa ganitong oras. Bukod dun sa ating balita na serbisyo pa, yung on the go. Bukas, BNSP tayo. Balita na serbisyo pa. At makakadaupang palad ko nga pala bukas ng hapon din. Pagkatapos ng program, ahabol ako dyan sa mga kaibigan natin sa tanggapan ng PCSO kay Director Sandra Kang, binabati natin. Meron silang maliit na salo-salo dyan sa tanggapan niya. At pagkatapos sa Friday, yung kabuuan ng PCSO. Maraming salamat mga kaibigan sa kalalipaning Fred Velamala Sr. ng ating mga nakatuwang sa production. Sino ba nakasama natin sa production? Si Jessrel Santillan. Of course, sa social media, si Len Reyes. At sa news center, sino nandun? Sino nandun? Ha? Si Juday? Ah, yung pinaka-sexy nating producer? Pinakamaganda at pinaka-sexy. Parang punong-puno ka ng galit. Kabatch mo dito? O mas nauna pa sa yata dito yan eh. Kabatch ni paring Fred. Alright, nauna pa daw si Juday sa Bakati pa daw. Tinatayo pa lang DWIC. Pioneer na si Juday. So maraming salamat mga kaibigan. Ako ho ay magpapaalam na. Tumatawag na ho ang aking kasama. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang tabayan ng si Mas Marupati Sar na sa kanyang palatuntunan. Radio Clinica. On the go sa DWIC.